Totoo ba ang mga pamahiin ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay ating sinusunod? Likas na sa ating mga Pilipino ay naniniwala sa mga pamahiin. Isa na ito sa kultura ng ating bansa at ng ating buhay. Lalo ng mga matatanda, sila'y matindi naniniwala sa mga pamahiin ng kanilang mga ninuno. Sa ngayon, iilan na lamang ang naniniwala dito, ngunit buhay pa rin ang mga kultura nito at kaugalian. Minsan, napapagalitan pa tayo ng ating mga lolo at lola pag hindi tayo sumusunod sa mga pamahiin nila. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na masyado naniniwala, ngunit may iilan pa rin naniniwala. Dahil sa social media, utay-utay na nawawala ang kultura at kaugalian ng mga Pilipino sa pamahiin. May ibang nagsasabi na hindi daw totoo ang mga pamahiin, tulad na lamang paghapon na ay huwag na magwawalis sa tapat ng bahay o di kaya'y bawal maligo at magsuklay. Sabi ng matatanda, kaya sila naniwala sa mga pamahiin dahil baka daw magkatotoo ang mga iyon kung sila'y susuway o hindi nila ito susundin. Ngunit ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa mga pamahiin? Narito ang sagot. Ang mga pamahiin ay nakabase sa mga ignoranteng paniniwala na may kapangyarihan di umano ang mga bagay-bagay. Ang isa pang terminolohiya para sa pamahiin ay pagsamba sa mga diyos-diyosan na hindi naman totoo. Pero saan nga ba nagmula ang mga pamahiin na ating sinusunod? Base sa aking pagsasaliksik, ito ay nanggaling sa Espanya. Ang mga Kastila kasi noon ay tinatakot ang mga Pilipino para magkaisa sa isang bayan o pook. At pinapalabas nila na totoo ang mga aswang, papre, multo at iba pang elemento na hindi nakikita at para madali nila tayong masakop. Pero kung ikay naniniwala pa rin sa mga pamahiin, bibigyan kita ng pamahiin na dapat mong sundin. Mga pamahiin sa kamatayan at kapanganakan. Bawal maligo, bawal maglinis ng bahay, bawal maputol ng buhok. Kapag sinuway mo ito, mayroong susunod na mamamatay. Pamahiin sa kasal. Malapit daw maaksidente ang mga ikakasal, lalo na kapag nalalapit na ang petsa sa kanilang kasal. Kaya dapat iwasan ang magkasintahan ng paglalayag upang mamasyal sa malayong lugar. Number 2, dapat mayroong wedding toast sa reception ng kasal para sa mag-asawa. Ang tunog kasi ng paglalampag sa mga baso at pagsigaw ng mabuhay ang bagong kasal ay nagdadaboy ng mga masasamang espiritu. Pamahiin sa kaarawan. Hindi ka dapat magbuhat ng mga mabibigat na bagay kapag birthday mo dahil napipigilan ito ang iyong paglaki, gayon din ang lakas ng iyong katawan. Masama raw batiin ang isang tao ng advance happy birthday dahil may hati daw ito ng bad luck. Ito para sa kanya. Mas mainam kung babatiin mo siya sa kanyang mismong kaarawan. Masamang magsuot ng madilim na kulay kapag birthday mo dahil ang madilim na kulay ay nag-aanyaya ng kamalasan, gayon din ng kamatayan. Mas mainam kung maliwanag na kulay ang iyong susuotin tulad ng pink, yellow, white at light green. Swerte naman ang ihatid sa iyo pag suot mo ng red kung birthday mo. Sa pag-ihip mo naman ng kandila ng iyong cake,
May paniniwala na kapag naihipan mo ito ng sabay-sabay ay nasa tabi mo na o matatagpuan mo na ang iyong dawan. Sana all. Pero kung ilang kandila ang nanatiling nakasindi, ay ganoon din katagal ang taon ay paghihintay mo bago mong patagpuan iyong true love. Ang pagkain ng mahahabang noodles o pansit ay nangangahulugang nagpapahaba ng iyong buhay. Kung ang noodles naman ay iyong ikakat, parang mo na rin pinuputol ang mga panahon mo sa mundo. Iilan lamang yan sa mga pamahiin ng ating mga ninuno. Kung ikaw ang aking tatanungin, naniniwala ka ba sa mga pamahiin? Just comment down below para naman malaman namin ang iyong opinion. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Kita-kita tayo sa ating next video. And peace out. At dahil umabot ka sa parte ng videong ito, nais lang kitang batiin ng congratulations at maraming salamat po sa pagtapos ng ating video. At narito ang ilang shoutouts. Personal dreams.